Ate, ano pangalan niyo? Josephine Mendoza po. Ayan. Na-actuan niyo po ba? Opo. Ano po yung actual niyong nakita? Nakita ko po yung pangbabang short niya, nakalilis. Tapos, hawak-hawak niya po yung dalawang paa ng kambing. Tapos, sinakayan niya po. Saan niyo po nakita? Doon po, Miss. Likod. Nang? Nang pinagpastulan. Pinagpastulan. Salamat po, ate. Opo. Nung araw po nung Biyernes, nung nakaraan Linggo, bandang alas 4 po, may mga tawag na may pinangyarihan na ang kambing ay at pinuntahan po namin si po, na siya po ang may gawa. Na siya po ay amin inimbitahan sa presinto at kusang loob naman po siya sumama. Agad sa inimbestigan ng pulis, may lumitaw na witness, kaya yun po, ikinulong po yung araw na yun ng Biyernes ng gabi. Yeah. Yung pong suspect, may pamilya po ba o binata? Binata po. Binata. Binata. Kaya lang yung mga pamilya niya, yung mga magulang, broken family po siya, napapabayaan po. Mga ilan taon po ito? Nasa 21 na po siya. Ah, 21 na. Ayan. Bukod po ba sa ginawa niya dito sa kambe, mayroon pa ba siyang ibang kaso rito sa barangay? Parang maraming beses na po niyang paulit-ulit na gumagawa ng kalokohan dito sa aming barangay. Nandiyan po yung manira ng mga street light. Nandiyan po yung mambugbog ng mga kabarangay po namin. Marami pa siyang reklamo. Mga sinirang motor. Kaya napag-desisyonan po namin na dalhin na siya sa pulis dahil puro pangako lang naman kinakuha niya sa barangay. Nangangako na babayaran. Hindi naman niya nababayaran. Nandiyan yung manguhan ng dalawang kiss na red door sa mga tindahan. Marami po, maraming mga sumbong sa kanya, laban sa kanya, na hindi naman niya nababayaran yung mga taong naareglo, pero hindi naman niya kusang loob na nababayaran. Puro pangako lang po, kaya medyo nagsawa ng barangay, dinalang namin sa pulisya. Buhat ng pagkabata, 12 anyos, 14, kasi subaybay ko na yung batang yan eh. Hanggang sa nakakarating kami ng DSWD para may lagak sana sa kinalalagyan niya dahil nung araw mga minor de edad pa yan, hindi pa siya obrang makulong. Hanggang sa ganitong taon niya na ngayon, 21 years old na siya, ganyan pa rin mga ginagawa niya. Sana huwag tularan mga kabarangay namin. Para sa ganun, magkaroon mo naman ng kapayapaan tungo sa ikaunlad ng ating barangay. Yeah. Maraming salamat po, Kap! Okay po. Thank you rin po, Kadiego.